Alright mga sir, mga mama, nagbabalik tayo dito sa Combo X Combo. Ito na nga, game number 3. Yep, decider match. It's time. Sino ba mga nanalo kaya dito? It all comes down to this. And nagtataka ako, ba't nyo kami sinasabi yung bias? Hindi lang ako bias eh. No? Kung makikita nyo yung casting ko, hindi ako bias. Mas familiar lang kasi talaga tayo sa TNC. Yun lang yung masasabi ko. Kaya naturally, yung mga pangalan, di ba nasasabi natin. Pero I think low-key na naman syempre. Nakita naman natin sa loob ng Invitational again. And parang ano eh, tropa yan si Yowie, di ba? Ano naman? Diba, daan yan dito eh. Atap siya si Yowie. Si Fly Solo, tropa ko rin. Yeah. Samage, di ba? Tropa naman lahat sa Samage. Eh. Ilang beses ko rin nakasama sa mga yan, sila Samage. Yep. Sa TI, kasama kami ng TI 8. Yung TI na naman, yung katabi namin, si, ano, si Armel. Eh, si March. Kasi kasama ni March yung, ano, yung girlfriend ni Dubu. Nakuwento pa nga. Hindi, kasi nga si... Hindi, sinamahan lang ni March kasi si Dubu late. Ah, kasi okay, parang okay, may kausap si Dubu. Hindi, tsaka magtropa naman yung mga. Oo, no, magtropa yung mga yan. Mga coach ano, yung K-pop boys yan eh. Fanatic coach yan si March eh, di ba? Oo. Yeah, I mean, wala akong pinapanigin. Kung sino manalo, di, okay. Yep. Kung matalo, bawi na lang next pero, time. Pero, masasabi ko lang, medyo convincing lang yung victory ng TNC sa game 2. Hindi kasi, ano eh, maganda rin yung, ano, yung timing nila sa Alchemist. Wala talagang mag-i-stop sa kanya pag nakapag-BKB, di ba? Yeah. So obviously, nakita naman natin kung anong kaya pa rin ng Alchemist sa isang game. Pero still, Loki will gonna go for the silencer pick. Alright. Nakita natin kanina, position 3. Baka hindi umulit, tignan natin. Effective naman eh. Noong nakakapag-global siya na maayos. Kasi after kasi nang syempre, tumaba na talaga yung Alchemist. Tumaba na yung Gyrocopter. Especially after binigyan ni Alchemist yung Gyrocopter ng 4.2k gold na item. Syempre, laking plus nun eh. Tsaka ano rin eh, nakita mo yung Alchemist. He's just running over everyone sa side ng Loki kanina. Yeah. Whenever he pops his BKB, ito siya unstable kung kakso. Lahat talaga, no, disperse! Pero, disperse! Ay, ayun na! Diba? Yeah, totoo. Sa hero. Grabing combo to ah. Song of the Siren! Yeah, wombo ko. Diba? TI3 to mga to. Pandiinan yung, ano, yung team fight dito ng TNC. TI2 pala, TI2, sorry. Let's go rin. Sabagi kung kunwari, nag-kag itong si Clockwork, diba? Ice Pat ka lang din naman doon. Hindi yung commander, gagamitin lang para lang. Pag ma-jump po yung Naga Siren, pwede na, diba? Rekta na yun, hindi na siya makakapag-song. Pag ma-burst down yung sa loob nun, okay na okay. And, hindi pa natural Lincoln Sphere carrier yung Naga Siren. So, hindi, hindi. Tingnan natin. Parang sayang yung slot kung mag-ano ka, kung yep. mag-Lincolns. Yep. Unless, sobrang bilis ng kamay mo, makapag-manta ka bago ko yun. Pero ang hirap na. Ano yan? Ano na? Malina ng Legion Commander kapag nakapag-manta pa yung ano, yung Naga Siren. Yung lemon sabi ko. Ayaw ko kung humanly possible, pero yan. Pero shout out sa ating mga viewers, welcome back. Sana, I mean, kasi yung next na qualifiers, o yung next tournament, magaganap yung October na. So, next month. Marami kaganapan. Kakas ba natin yung Midas mode? So, malamang. Yeah? No. Midas mode, no? No. Tingin ko. Last natin yan. In-adjust yung qualifier 1 para doon, eh. Yung mini-meme pa nila sa reaction slacks, di ba? May meme nga, eh. Yeah, diba? Si Vikram pa nag-ano, nakikim-meme din. Weirdo pala ng kamay ni Jakiro, no? Ngayon ko lang napansin. Ano man? Weirdo ng itsura ng kamay ni Jakiro. Yeah, awkward tingnan. Parang... Anyway, sorry. nakita ko lang kasi. Yeah. Attention to detail. Kasi, di mo pag tinitigan mo si Jakiro, parang minipad lang. Di mo mawapan siya talaga na may, ano, may kamay siya. Akala mo lang, isang, I mean, may foot lang. I mean, may paa lang siya. Yeah. Hindi ako masusurprise kung mag-bane ulit dito yung ano. Ay, hindi kaso, Jakiro, hindi naman position 4. Night Stalker! Ooh, let's go! Yeah. Let's go! Ito yung isang hero na inaabangan ko for this patch. Kasi, mukhang maliit yung patch. Pero malaki sa totoo lang. Kasi, ano ba yung patch sa kanya, di ba? Ngayon, hindi na half damage yung Void during the day. So, during the day, full damage full na damage yung Void. Ibig sabihin nun, mas makakapag-secure ka ng mga range creeps, mas masakit na yung harass mo going to the nighttime. Diba? Hindi mo na kailangan hintayin yung nighttime na dun ka lang sobrang active. At least yung laning stage mo kumaga na buff. Yan naman yung pinaka-idea naman dun sa buff na yun. Eh. Yeah. Pwede. Tsaka especially since kung gusto mo ma-lockdown din yung backline dito, Silencer, perfect example na ayaw
ma-jump ng kalaban. Pero missing hero from the side of these two teams, mga mid laners nila. Yeah, feeling ko. So Armel and Yoey, hero yung hinihintay natin. Ibig, so, diba, Queen of Pain, which is a good ban, AoE, mobile hero din, which is good for Armel. Sa side naman ng Loki. Pero, Ember, binan na rin. Ito nga yun. Was also banned out. Iniisip ko lang naman dito for TNC naman, Enigma offlane or Nightstalker offlane? Sino yung iano mo dito? Kasi pwede naman 4 ang Nightstalker. Technically, hindi siya gaano kabagay, pero ginagawa naman yung mga ibang teams dati. Pasok naman siya sa role na parang roamer. I think offlane Nightstalker pa rin. I think offlane yeah. Na Nightstalker. Sayang kasi, I mean, parang hindi sulit yung pag-pick mo na Nightstalker kung sabagay. Bago naman siyang 4. Sabagay. Tsaka sabagay, si Tims nag-enigma naman. I don't think nakita natin na nag-Nightstalker din si Tims. Eh. So. Ah, come on. Meepo, ban. Huh. Okay. Interesting yung ban mo yan. Lanahe. Okay. Armel, comfort hero. Sabagay, hindi naman sila last pick. So, kung naman yung may iba sa kanya, at least, lalaro naman si Armel ng comfort hero niya. Eh. Parang ganun. Isa rin sa mga best heroes ni Armel, actually. Ngayon, matatempt ka ba mag-Huskar? Sobrang all-in ka na sa mid game mo kapag mag-Huskar ka dito. Huskar kasi sobrang ganda versus TA sa mid. Kaso, sabagay, nakita naman na natin sa past na kahit sobrang ganda ng Burning Spears versus the, sa refraction mo, nag-jungle na naman yung TA. Eh. So, parang iniiwasan mo lang na naman yung matchup. So, baka mag-invoker sila? Ay, hindi naman. Sorry. Alam mo mga remaining heroes. Yeah. Naisip ko kasi si Yoh eh. Parang yun kasi yung ibang mga gusto niya eh. OD sana kasi hindi gaano kabagay yung OD eh. Pambira naman. Na-mention pa nga si Kuya Nick. Shoutout sa TNC Pro Team. Tsaka syempre kay Kuya Nick. Sa page nila eh, no? Putik yan. Ano kaya pa nga? Unless mag-mid Legion Commander sila. Technically, legit yun. Pero, ewan ko. Yung LC kasi sa mid, depende sa matchup yun eh. Para sa akin, hindi optimal, pero... Baka mag-ano to, baka mag-OD. Kailangan mo kasi ng parang secondary medyo na... Kapag ganito kasi, tignan mo yung lineup na yan, kapag apat na yan. Gyrocopter tsaka Legion Commander, yun yung damage mo. Pero kapag i-offline mo yung Legion Commander, medyo delikado kasi pwede kasing hindi sumabog yung LC. Eh. Pwedeng hindi mag-take off in terms of dun sa mid game na makakuha na magandang duel. Ano yun? DK pa rin. DK stable, alright. Na hindi naman mamamatay versus TA. Yep, okay. So offlane yung Nightstalker din. Offlane Legion Commander, carry, Gyrocopter, mid DK dapat to. Dapat? Yeah, so obviously si KP nga will be playing the Nightstalker. Ganda ng itsura ng Nightstalker. Gara nga. Eh. Ang ganda ng set. Yan yung yung this year ba sa cash? Yeah. Oh, 2018. Yeah, last year pala, sorry. Ay, sabagay, jump. Okay. Tinatago talaga nila. Support Gyro, let's go! hindi naman mangyari yun sa totoo lang. Post 5 silencer na to, post 4. Pero nangyayari na before, nakita natin na 'di ba? Na max na 'no. Max missile. Max homing missile tas yung kanyang rocket barrage. Yep. Hindi nakukuha ng ng flak. Baka may pinag-uusapan lang nila, baka sa laning eh. Pwede kasi sa laning eh. Kung sino nila tatapat sa Naga Siren kasi Legion Commander technically maganda versus Naga Siren 'yan eh. Tanggalin mo kaagad yung mga illusions or malaking damage ng illusions ng nung over... Ay? Ah, okay. Kaya pala nag-DC. Na-DC. Kaya Pinos. Check lang natin mga sir. Alright. Shoutout sa inyong lahat. Game number 3. Nanalo game 1, low-key. Then bumawi yung TNC ng game number 2 to force this game number 3 mga sir. Got it. Ano na-DC yung captain? Yeah. No. Well, na-pick pero parang re-lobby yata tayo. Alright. Re-lobby. Pero I think, mag-all pick lang naman all yan. Pick lang yan. Set naman na yung mga Kasi hindi nagpipick yung tatlo eh. No? Ewan ko, nag-chat na nang bigla si Ska. Ska din sa no. Eh, pagka no niya, nabuisit yung TNC. Eh. Nag-DC na lang lahat. Lahat nag-DC. Yeah. Yan, so magre-reconnect tayo. Oh.
Sabi nila, G. Oh, G daw. Sabi ni Scotty, ano yan? Eh, nag-DC na nga tayo yung buong TNC team eh. Well, anyways, maayos naman. Pero in terms of draft, Kerry Gyrocopter, mga kasabay naman. At least, medyo may pang-deal naman sa mga Illusions, technically. Yun naman yung naging problema ng game 1 eh. Kasi yung Naga Siren, low-key sports kanina, sila yung nanalo. Eh, yun kasi yung last pick Naga, alam mo yun, as compared sa second pick na Naga. I think mas effective yung last pick Naga. Feel ko pantay lang halos yung draft. Nakadepende na lang talaga sa mga plays eh. Antos. Nagano-ano? Eh, yeah, nagano. Tayo mag-ano lang tayo, guys. Magre-relabi lang. Alright, so 2-1 victory. Para kanina lang, game 2. Yun yung ginawa. Relax lang tayong lahat. Yep. Pero so far, TNC lineup, convinced, not too convinced, or too early to say. Para sa'yo, Calbs. Too early to say, no? Yeah. I mean, first series. Sabagay. Napakita tayo na parang okay na talo ng first game, pero may glimpses of hope. Kahit naman natatalo sila, parang kaya pa nalang kumambak. Nakikita no, ng game 2, parang ganda ng laro, di ba? Experience nga. I mean, iba pa rin talaga nagagawa ng XP. Sorry, I don't understand Tagalog, sabi ni March. Team C is Tangalog. Pamira. Ay, nako. Natangalog pa nga. Mabilis lang ito mag-all pick sila para piliin na lang yung mga heroes yep. nila. All pick, let's go. Pub match. Joke lang. Hindi yan, sunod-sunod yung mga picks nga. Silence. Grabe ko mga my day yan. Calbs? Hindi sila. Wew. Calbs are food. Don't forget. Hey, what? Baka naman mayaman. Hindi, tatawag naman na magta-text naman. Pambira. Nakapag-pick naman sila mga heroes nila. Once again, yung points ko lang naman is ano eh, yung sa pag-deal sa mga Illusions dito ng Naga Siren. I think kaya naman dito ng Loki. Meron ko namang Flak Cannon from the Gyrocopter. More importantly, overwhelming odds ng Legion Commander. But we'll see. Kung mabigyan naman ng space yung Naga Siren, yun ang pinaka-importante. I think more early in terms of mid-game tsaka yung sama-sama dito ng Loki medyo malakas. Pero kapag tumaba yung Naga Siren again, yun naman yung pinaka-factor na magiging ano na eh. Pero ito, pakilala ko na dito for the Radiant side. It will be TNC, March playing the Jakiro. Teams naman sa kanyang Enigma. Gabby on the Naga Siren. KP naman sa kanyang offlane Nightstalker. And Armel on the Everlasting Templar Assassin sa mid lane. And for Loki Esports, we have Fly Solo on his Silencer. Si Sky Delicious naman para sa kanyang Gyrocopter. Yowie for the DK o Dragonite. Lucify on his position 4 na Clockwork. And Sam H para sa kanyang Legion Commander. Interestingly enough, ito na yung pinaka-final mukha from Loki Esports. Kasi alam ko na nagtatryout din ata si RR at one point. Nagtatryout din siya. I mean, nakita ko rin sa mga scrims nila, or not scrims, sorry, yung mga games nila, yung mga previous Asia Communication League, Betway, bababa. And then, yung ganda pa, may mga illusion ngayon. Scattered along the map. Yung ano yung mababasa mo kagad yung mga lanes, diba? Yung importante. I think yung ano din pala, yung Glaives of Wisdom, malakas din yung damage versus sa mga Illusions. Yeah. So yung wave, yung Illusion clear talaga dito from the side of Loki, I think napaghandaan talaga. Kasi maaga yung pick eh, maaga. Second pick Naga Siren eh. Bibigay ba nila? Oo, bibigay na. Nag-out na rito yung side ng TNC. Loki will gonna get the two bounties dito sa top lane. Samantalang TNC, makakapitalize din nila yung... Tig-dalawa lang to. Ayan. Oh, no. No, tatlo. Oh, four bounty runes. Four Loki Esports. Gandang start nun, men. Yummy, yummy. Payaman. Mukhang mag-ano ata sila. Swap ata sila ng ano. Yeah, gusto nila yung ano eh. Yung Legion Commander kasi makapag-overwhelming odds kagad sa ano. Sa mga Illusions ng Naga Siren. Good matchup yun. Yep. So, magandang matchup. Level 1 pa lang. Parang...
crippled ka na kagad sa pag-right click mo. Nag-block tuloy itong si ano si KP under the tower, tuloy siya mag-ano, mag-last hit. Parang kaya naman niya ma-ano, makuha. The full damage in effect. Exhibit A. Ang pangit kasi nung void eh. Naalala mo, di ba noon? Parang, okay. Sobrang crippled yung damage. Lucky. Malaki daw. Oh, lucky. Pero sa may mid, feeling ko, well, hindi ko naman dina-doubt itong si Armel sa kanyang TA. I think kaya niya naman mag-sidelate sa maayos. Pero, kailangan niya pa rin pangingata kasi hindi naman mawawala sa lane itong si DK. Sa totoo lang. Magbabahay niya yung, ano, dyan, yung mid lane. Level 4, 100%. Nakaupo lang sa mid lane yung DK. Tapos pagkakuha ng level 6 niya, focus tower, kasi makuha yung tier 1 tower, normally ganun. O depende lang kung mag-early rotation, pero may post tayo dito. Spiky. Spiky. Kanina lucky, ngayon spiky. Now they will suffer. Tower. Nagay sa'yo. Baka nagay yan. Baka nagay yan. Pero puwisit yung mga side lanes dito for TNC. Ah. I mean, makawala yung mga illusions mo agad sa side lane, sa top, noon sa baba, di ba? Yung silencer, pinupush out lang. Binabox out lang itong si Night Stalker para hindi makapag-last hit o kayo mag-deny. Boy, yung logo lang, ha? Loki tsaka ano. Ako pala, pa ano pala. Pa reverse. Yung lang. Nag-recon, nag-DC. Reported. Yup, yup, yup. Well, okay na. Gucci, Gucci. Doon yung nakakatawa, no? Parang mapapansin pala talaga palagi ng mga tao yung mali. Which is okay lang naman. I mean, mamanalo naman tayo. Fine, sige, nagkakalip tayo. Pero pag may maganda tayong ginagawa, parang wala lang. Diba? Ay, okay na, okay na. Okay na, okay na. Alright. Well, let's see kung paano maging laning stage dito. Ganda lang ginagawa ni Lucify. Hindi niya pinapabayaan lang na, ano, na mag-top lang itong si Teams. Kasi yung ginagawa ni Teams dito, tanggalin niya yung range creep, punta siya sa jungle, farm siya. So, kumbaga, two birds with one stone. So, may oy! First blood, let's go! Pak! 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 Nakapag-sal. Grabe yun! Pero well played. Muntik na yan ha, din sa may mid. Muntik na first blood. Sa bot, muntik na first blood din. Lele, batal, batal. Yan. Oh! Lele. Sir? May boots yan eh. Yeah, it's fine. Okay yan. Gucci'ng Gucci. It's fine, it's fine, it's fine. Region rune po. Anak ng Diyos. Ma? Tsaka level 2 na ano eh, na Dragon Blood. So, yun yung dalawang pinaka-the best na makakuha kong rune eh. Regen rune, especially kung low ka, or double damage. Especially sa early, double damage. Talang naga. Hirap. Sayang illusion. Pauulan ng alam ng overwhelming odds. Samantalang itong clockwork naman. Yep, tama lang yung ginagawa niya. Pigilan mo lang yung enigma na hindi siya makapag-top. Pag pumunta kasi yan sa bot, ibig sabihin, ang ganda na ng matchup to top, 'di ba? Pwede niyang iiwan 1v1 lang LC versus Naga Siren. Pwede na tumuloy kumulit yung clockwork sa ibang lane. Gank mo yung mid, 'di ba? Pwede. Kulitin mo lang o kaya sa bot, 'di ba? Patayin mo yung Night Stalker ulit. Pero ganda rin ginagawa ni Gabi dun sa ano, sa Naga top. Ginamit pa yung fortification doon para makapag-harass dito yung lanaya ni Armel. Again, matagal to ba? I mean, hindi magkakabatahin pa sa ngayon itong nasa middle lane. Knowing the nature's ng hero. Makita mo yung clockwork? Akala nyo, nakasakabila yung enigma. Yeah. Susunod lang eh. Susunod lang talaga siya sa akin. Sa enigma eh. Tapos yung enigma balik din sa triangle spot sa may shrine. Oh? Oh? Kaka-issue ano ata yung may Loki problema sa Loki. Ano? Eh? Oh, may... Naglalagay yata yung Loki guys. Hmm. Kaya parang yung kanilang post. Marcus. Si Loki. At saka si Thor. Marami nga yun. Well, sa mid lane, mukhang TA dominating in terms of, may naka-refraction eh. Ganun talaga eh. Hindi naman nakakatanggal itong si DK ng refract charge. Pero makita mo rin dito. Rekta talaga siya sa dalawang points sa Dragon Blood. Dragon Blood. One point lang sa ano.
sa Dragon's Breath and value point sa isang stat. Sa Breathfire. Yeah. VP, EG, LGD, Secret. Malapit na mag-announce ng roster yan. Yung ano? VP? Oh, tsaka yung EG. Ba't mo na-mention yung dalawang team na yun, ha? May connection ba sa... Joke lang. De, syempre, yun kasi yung ano yun, kasi yung parang rumored na lineup again, for rumored. EG. Yeah. Anything na hindi naman confirmed, rumor na naman talaga yun. Pero yung mga sinasabi kasi ng rumors is retain yung EG except sumail out. Sige mo ulit yung off-play mga ano? Men, men. Ayun na. The food. Yeah, pero, uy, nauna po. Ayun. Pero si Abed kasi daw pupunta ng EG, tapos si Ramses din pupunta ng EG. Yun yung rumor. Pero hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero so far kasi, yung alam ko siya nagsabi noon, si Sinostra. Diba? Yung isang infamous na Reddit user. Hindi natin alam. Anonymous eh. Ang alam ko lang, Pinoy yun eh. Pero hindi ko sure kung sino. Anyways. Pero hindi ko niniwala na, no? Tama yung mga Nostra yung sa mga shuffle. Pero walang magkakagalin sa player ng TNC. Yeah. Ah, oh, yung parang gumawa ganun siya na issue. Yun, oh, yeah. Walang issue yung mga player. Ah. Ako, meaning ko na ano, 100% to na magkakaibigan to mga to. Malalaman mo lang naman kapag inside ka talaga ng TNC. Doon mo lang malalaman kasi nakita mo eh. Eh tayo, wala naman tayo sa loob ng TNC bootcamp. Wala naman tayo sa TNC office or what. Hindi natin alam. Nakasama ko sila ng TI, okay na okay. Yeah. Your speculation lang, diba? Sakit ng Cyber dito. Grabe naman si Armel dito. Parang binibait lang ata na ilo eh, pero na call out yung bluff niya doon eh. Again, sa mga hindi updated, may bagong ruling yung WSG. Yep, hindi na kailangan na full 5-man na same nationality. At least 3. At least 3. 3, 4, 5, basta hindi lumagpas ng 3. Long TP out. Well played kami kung Gabi. Pero kahit napapressure yung Naga, I mean, nakakapag-last hit naman kahit papaano. Parang nakatayo lang sila. Oo nga, parang nakatayo. Di ba sila naglalag? Oo. Eh, magka-call naman yung mga yan ng post ulit pag gano'n. Eh, parang... Nagulat ako eh, parang nagsaya sila ng ilang segundo. Exactly, eh. Man. Ako rin, napatingin niya ako sa'yo. Sa'yo, tama ko yung nakita ko. Alam ko, tayo na DC kasi walang gumagawa. Napatingin ako eh. Anyways. Pero yung clockwork medyo nakikulit. Eh, yung sinusundan niya lang dito, yung Enigma. Pero si KP making the right place as well. Yeah. Surprising din ako pag last hit na marami itong si Clockwork at 13-0. Sa kakaikot niya nga, di ba? Sa bagay, pinapatay naman yung mga Eidolons. Gets ko naman. Pero, alam mo yun, nakakasabay kahit papano saan. Pero wala pa tayong nakitang ano, nag-gumank siya sa isang lane at nakapatay. Yun lang yung problema. Pero yung dalawang dragon dito sa may mid lane, nagtagpo. Yung isang alang eh, dalawa yung ulo. May third skill kasi itong ano eh. Itong Legion Commander kaya okay lang eh. Woo! Nandiyan na, bilis na. Yeah, boy. Yeah, boy. Ah, sige. Ta. Bigyan ko na mataas. Mga 20 stars ko. Woo! Oh my God. Sige. Ayun lang. Gusto mo. Shoutout sa pork. Bacon. I love you, Bacon. Okay. Ayun, Dragon Team ginamit. Eddie Rotation ni Lucify. At inahabol nila rito si Armel. Armel is about to trap. And na time pa. Pero napakit ang activation ng trap. MVP TA traps. Kagandahan na slowdown sila. Hindi tuloy nakahabol for duel. Hindi tuloy nakahabol yung clockwork. Ganda nun. Especially since apat yung tao dun. Apat yung mga heroes na narotate dito. Tsaka men knowing, knowing na ganito yung ano, mga ni heroes. Wala bang first blood 7 minutes na. Yep. Di ba may clock, mahilig mag-rotate, may Jakiro din. Gets ko from the side of TNC. Kasi tignan naman natin, sige, Naga Siren with Jakiro, hindi naman ang nalaking kill potential doon. Unless magkamali talaga yung isang hero ng ano, ng Loki. Sa main mid, TA, putik na. Pero realistically, hindi naman talaga mamamatay dapat hindi kayo sa mid. Enigma, nag-jungle lang naman, sumusunod lang naman yung clockwork sa bot. Wala, matanky lang naman. Dun. Although, muntik na din sa bot. So, maraming muntikan ng first blood, pero
8 minutes. Surprisingly, Southeast Asian Dota, 0-0. Ito, homing missile will connect on KP. Nandito na rin yung battery assault. So, ang ganda ng ginagawa rin ni Lucify. Lucify making the place, pero hindi, masyadong mabilis na talaga yung movement speed dito ng ano, ng Balanar. Magko-convulsion yung ano, yung Night Stalker pag natatamaan. Ang ganda sidestep coming from Yoe. Sakit oh. Ito. Crawler man, Arbel, please. Shine Blade na kakainis. Mercy, please. And ang masama pa dito, yung TA, pwede siya mag-ano, pwede siya mag-jungle. Yung DK, hindi gaano ka lakas mag-jungle. Buta na, sunuran na talaga ng dalawang to eh. Although, lamang pa naman yung DK in terms of net worth sa ngayon, pero purely, dahil lang talaga sa, siguro, lane creeps. Yun lang naman yun. Saka ganda niyo yung farm dito na, ni Skadi. Ni Skadi Pipen. Leading the net worth 3-5. Actually, tabla lang sila rito ni Yowie. Oo, oh, spotted. Ano lang, ulit lang. Yeah. Kasi sana siguro habulin yung ano eh. Yung Enigma kasi hindi nakahabol. Sayang. Hindi mo masipusan. Don't show me this right now. It's a bad image, bro. Eh, pero ito rin pinagsasabi ko, di ba? Nakita mo na siguro sa group chat, di ba? Pinag-isipan ko yung chainmail since na-nerf. Thread siguro yung go-to ng mga ibang heroes, diba? Nakita natin. Wow! Oh! Wow! Ito na first blood! Bang! Bang! Double damage pa! Well played pa sa side ng Yowie. Ayun ng ano ng Loki Esports. And, minus 2 intelligence. Exactly. Very nice. And Naga Siren pa. Perfect first blood, kumbaga, para sa side dito ng Loki Esports. Nahabol lang nila. Yun lang din siguro yung pagpasok ng, okay, medyo greedy lang na hindi ko kumuha ng ano, ng sleep, diba? Kung may sleep ka dun, makapag-out ka. Hindi siya kumuha ng sleep eh. Ni-utilize na lang para man sa farming. Oo. Oh. Yung meld yung mababa level eh. Yeah. Sana mababa yung level ng meld. Kulang pa yung damage. And alam tuloy na lang may sentry sa may mid. Dito naman, wala kayong sentry. Mauli pa ito. Kaganda ang pang Krugs. Gandang Krugs. Uy! Nag-TP siya! Displace. Pero patay pa rin yata rito. Yes, sir! Oh! Oh! Wow, wow, wow! Minus 2 intelligence na naman! Naku! Ako nasa midnight pulse pa, boy! Masakit! Lakol pa. Para sigurado lang. Not bad. Okay, no. Big kill Dragon at least. Yep. So, 1-for-1. Meron mas marami na gamit yung TNC doon. Na papabor sa side ng ano. Yes. Ng Loki. At least may return kill ka kahit papaano. No? Pwede na. So na, nagulat ako doon kasi nag-TP si Armel. Wala tuloy siya pang TP pabalik sa lane, di ba? Naglalakad pa tuloy siya. Ayun, tumatakbo nga siya. Yeah. So, baka misclick lang. Pwede misclick lang. It happens. Sa baba naman, daming titip ha. Defense sila po eh. Ha? Tugs, minus mana, pampihira. Buisit ka dyan pag ganyan kasi wala pang ano eh, wala pang mana masyado itong Night Stalker na ito, mababa lang. Pag namatay na namatay itong Night Stalker na ito, tapos namaminusan ng intelligence. Aba ko yan, man. That is bad. So bad. Oh, ginamit talaga yung darkness dito, mga sir. Walang katulong. Mag-isa lang kasama dito si... Ah, mag-isa lang si Samish dito, mga sir. Pero nice overwhelming odds. Nakakuha siya ng movement speed tuloy dito. Makita mo, tumatakbo lang. Diba? Gamit lang agad ng press D ata. Try harder. Grabe ng trash talker. Pamira. Ay, it's looking wala, spicy. I mean, wala pa naman talaga magagawa rito yung, ano, yung Night Stalker sa Legion Commander sa ngayon. Pero ano din pala, may malaking change din pala sa meta, man. Ano man? Hindi siya documented eh, pero wala nang, ano eh, wala nang chat wheel. Oh, yeah. Importante na ulit yung Dota Plus. Importante na ulit yung mga hero levels mo. Wala lang pang trigger. Yeah. Uy, nakamatay sa top ata. Nahuli na naman nung Naga Siren. Ganun na game mo na eh. Nahuli din nung Naga Siren yung Dire Courier. Midnight Pulse, kinakawalan. Pero tier 1 tower pa rin tungkol sa low key. Blink Dagger naman dito para sa para kay Armel. Mainly para lang ma-penetrate yung backline. Mahuli niya itong si Silencer, I think. Ang bilis ng clock. Nakatrangle. Oh. Sige. Fight me here. What's up, bro? What's up, bro? Hintay lang yung ano. Tamang fake lang sana eh, sa hookshot. So,
Lucify, already level 6. Meron na siyang global silence dito mga sir. Homing missile, pinakawalaan, pero wala lang. Just to zone out lang dito. Yeah. Yung TA ni Armel. Pero itong si DK, rerektahin niya talaga yung Midas para lang talaga makapag-awol. Rerektahin niya yung Midas dito. Bagay, yung farming speed din kasi ni TA. Sasabihin ko kasi sana kanina, yung difference kasi, sige sabihin mong stable yung lane ng DK. Pero hanggang lane lang naman yung DK, laning hero siya. TA, laning, and makapagkuha ng stack. Ancients, makakuha din siya. Oh my god! Gundong blink. So sayang close, yun. So close. Sayang yun. Mauli siya dun. Pwede mano, pwede mag-go kagad yun. Pero ano, hindi ko sanay na ganito. 14 minutes ganitong lineup. Yeah. Taratlo pa lang yung ano, tali ng kills natin. I mean, dalawang games sa best of 3 natin dito. And we've gone stretch. Game 3 na tayo dito. Dalawang games to, Nagasaya rin kinuha. Interesting, interesting. So nakasmoke up yung side ng Loki. And they will try to go for a fight. And yung gyrocopter pa ni Scotty will gonna pick up a double damage rune. And they will hit on the top lane. Yung Enigma, no! Naga is here sa kanilang shrine. At ito, lalarga ba siya? That's a big question. How will they initiate this fight? Ooh. And Yowei moving in closely. Bounty rune timing to, bounty rune timing. Medyo nakamoy-amoy. Nag-pop ng smoke. And now, they know, detected sila agad dito ng side ng TNC. And yung Naga side ni Gabi will just back out. Eh yung mga tropa pips niya, si Teams nandito sa tree line. Eh yung samantalang yung Templar Assassin naman dito ni ni Armel, tamang push lang. So I think it's just gonna be a trade-off lang din. Hindi ko yung move okay lang naman, sabihin mo sige na okay. Napakaganda ng hookshot dito mga sir, plus yung global signs na gamit na rin. And they want Armel at naibit ang nakamit sa dito. Oh my god, nakapagtangan ng dagger out pa siya. Napakaganda ng ice bat. Pero alam nila nandyan lang yung Lanaya. My god, the blaze boy. Kung may detection kayo dun, kaya niyong patayin tong TA na to. Sobrang laking kill sana din yun. Kaso walang naglapag. Ano yung gigil na gigil ka? Gigil sila lang. Ita mo, nag-converge ka agad sila dun sa nakamel na TA. Apparent. Okay. Hindi yata nakita si Kiki. Nasilip. Oh, sobrang sayang yun. Ang laking kill ng TA eh. Fancy footwork. Yup. You said it. Again, that was sayang. So close. Uy, pero to so close this time around. Another ice bat. Tumama ang sakit dito nung Lanaya mga sir. Pero Balanar is about to die. Okay. And wala na kaagad si KP. Homing missile, hinahawol pa rito kaagad yung Lanaya. And we'll just blink out. Blink out, pero still homing missile. Bang! Masyado ng deep dito. Kailangan magdala ng detection. Support dito. Kung may detection sila doon, patay kaagad doon si Armel eh. Anyways, besides the point, okay din yung trade-off na yun. Offlaner para sa isang support na clockwork. Not too bad. Na-force mo din ata na nakapag-Dark Ascension nitong si Nightstalker. So, night time ngayon, di niya masulit masyado. That's good. Yung timing dito ng Nightstalker, medyo busy siya na hindi siya makakapag ano, sulit ng night time dito. So, ito na nga yung problema eh. Yung Naga Siren dito, slowly but surely, umaangat na, naiwanan yung ibang force dito sa ating game. Especially sa side ng Loki. And mag-i-stack ka ba? Yeah, stack. Tamang-stack lang. Tamang-stack lang para sa gyro. May potential na natin siya mag-double stack din nila gamit ng rocket flare mo. Kaya doon gusto niya. Alala ko pa nga dati, nung dati, rocket flare, considered kasi yung rocket as a unit. Yeah. Pwede ka mag-block ng camp. Ang gawain ng mga offlaner noon is magbablock sila ng small camp. Eh dati doon yung small camp, di ba, sa dire. Bablock nila yan para hindi makapag-pull yung kalaban. Pero hindi, na-patch out na sa auto. Ito ang hirap i-go na ito. Arcane Curse, ginamit na rin dito kaagad. Anong silencer. So, out lang. Samantalan ito si Scotty. Scottylicious. Still farming. Maganda yung item niya, which is yung Maelstrom. Yeah. Pang deal with, naturally, sa mga illusions. Yeah. Dito naman, Naga-Siren. Naka-defusal na siya, but smoke up dito for the Loki Esports. Na-try sila maghanap ng tao, but I think mas gusto ko sana kung mag-play around dun sa jungle ng kalaban sa may bot eh. I haven't seen any good luck. Gusto ko naka-isolate dito po yung gyro! At yung gyro nga ito rin nahabol!
na silence pa. Midnight pulse na gamit na rin. Will they commit? Oh, yun lang. Late yung silence. Na-late yung silence, man. Mamatay pa ata to dahil... Yeah, it's gonna be a dead guy on map. Diba? Yun yung iniisip ko eh. Mag-smoke up kayo, samahan nyo yung carry nyo sa baba. Imbes na... Actually, umangat sila, tas biglang, ay, okay, baba tayo. So, nagsayang tuloy sila ng mga 5 seconds na... Maybe pwede na back up. Mahirap sabihin, pero it's better than iwan mo na lang mamatay yung gyro mo. Spotted pa yung ward nila. So, yeah, alam nila mali. Ayan na. Pupunta rin rito yung Night Stalker. Alam, nalumapit yung silence. Warded din kasi si Ane, yung bot dun eh. So, alam ka agad. Mga maliliit na bagay, di ba? Small things. Sayang, di ba, for the next 7 minutes, may vision ka sana dyan. Nakaka na television ka. Pumanta na itong ano, Naga. Yung Ewan's very Naga later on. Pero again, meron naman silang ano, overwhelming odds. Yung Gyro, meron na naman mga Maelstrom. So, yep. I think they can easily later on, deal with medyo, kaya. Yung Naga Illusions. In strength is victory. Yung 1,000, maganda sana kung ma-def nyo to. Ibibigay na nila. Ibibigay na to. Gonna be a free tier 1 tower sa side ng TNC. May mga movements dito from Loki Esports na medyo hindi ko na ano, naiintindihan. Pero ito, Legion Commander, oh, denied na nila. Oh, yung damage, God. Masakit. Grabe na yung damage dito. Dito pero oh, pero sa backline! Bumalik sa backline mga sir! Oh, naman pero yun nga lang, mawapanish dito. Oh well. Will they fight? Ah, makaka-reset pa tayo sila. And I reset, naiinitay natin. Black Hole and the Serum and everything. They will take out 3 heroes pa sa Gyro. Ito pang isa. Isama mo pa yung silencer. Pero yun kung si Yue, nice pa na dito ng trap. Uy, will you go in? No. Out na. Pero 4-4-2 exchange favoring the side of TNC. Na-setupan sila doon ng sleep. Ganda ng sleep. Setup syempre, easily sa dalawa. And nakita mo naman, global ginamit sa baba. Hindi nga din na-save din yung gyrocopter. So medyo nasayang lang din yung global silence. And global silence, natural counter syempre sa Enigma. Habang naka-black hole, kahit naka-Linkens, kahit naka-BKB yan. Tagos pa rin and makakancel yung black hole but wala sila noon and sakto din sana kung may global siya noon makakancel out sana yun kaso yeah. So well played naman for TNC playing around cooldowns ng palaban nila so yun that was like a good team fight sana nangyari lang talaga may setup ng high spot kanina then the follow up damage from the EA and everything so nicely done sayang okay, guys, sa mga ka-tune lang, this game number 3. Nanalo na game 1 yung Loki Esports. Then, game number 2, nakabawi yung TNC. Forcing a game number 3, of course. May delay lang tayo sa, ano, sa stream. May stream delay na 2 minutes. Yep. 2 minutes. 2 minutes. Pwede ba? Yan parang isasabay yata yung pag-chat. Naka, uy, nice! Lang. Pero napakaganda. Duel na. Eh, pangalawa pa lang to, no? Pangalawang successful duel pa lang. Yep. I think so, yeah. Yung una dun sa baba, yung first blood. Tapos, eto naman, yung rotation nyo, masasacrifice tuloy, may bibigay tuloy yung Aegis dito sa TNC. I think no choice ka na na-identify ng Loki, pero masyadong late na. So, I think, dapat makipag-trade ka na lang din dito. I think makakapag-def pa ata eh, yung TNC. Pero push lang. Pero nga, namikot na. Naku, bro. Oh, yun lang, sakti ng damage. Pero yung TA trap slowing them down. Pero may call down. Slow down the TA as well. And then ang backs out coming from the clock. And clock, iba po pa. Diyos ko, Gabi nandito. Na-insnare nga rito. Pero press the attack. Pero naka-ano siya rito, Mitty. Nag-concert na. Nag-concert na yung Naga Siren dito mga sir. At aabulin niya ba rin dito si Skadi? Skadi nang angani but still. Yun nga, na-chase down. And he's gonna be denied ba? No. Pasok pa rin yung kill. Sayang sana. Pero ito sige. Nag-aabol pa. Silencer lang to. And... nakamagagawa sir. Yun so 2-4-1 again. Favoring. Yung exchange eh. Nakakuha ng kill dito yung ano, yung Loki. Pero hindi sila nakakuha magandang trade. Mababa lang din kasi. Oy! Duel na naman. Another duel damage finally. Finally, KP. Another core will be taken out by Sam H. Paraging si KP yung nakakabula. Maski kanina, naka-Omni-Knight lang din to eh. Siya din yung ginagawa eh. Parang nanalo naman sa this game na yon. Pero Radiance naman for DK. Malaking timing to. Okay siya versus Refraction dito ng ano. Ng Templar Assassin habang wala pa siyang BKB. Although on the way na, I think. Yeah, may BKB na. So medyo na-miss na tuloy yung timing ng konti. Halberd. Not too bad.
kung mauna mo yung TA, okay. Kung ma-halberd mo yung Naga, not bad din. Pero I think mas gusto mo rin ma-halberd. Ang pinaka-optimum kasi na situation dito para sa side ng Loki is ma-halberd mo yung TA, tapos mag-BKB siya. Yeah. Para masayang din yung BKB duration. Kasi hindi nawawala yung effect ng halberd during BKB. Ito yung problema din eh. Kung may extra 1 second lang sa global silence duration, di ba? Yung levels kasi ng silencer, yun yung problema kapag position 5 eh. Sabihin natin, sige, makakabili ka ng mga tome, but overall, di ba, hindi ka namang greedy sa creeps, di ba? Ayaw mo rin mag-leak masyado sa mga core mo. Kaya medyo nasaktan din ng konti yung Loki dito. Medyo mababa lang din yung duration ng silence. Although, ang pinaka point na naman ng global silence is para saan eh, sa enemy natin. So easy tower para sa idols dito. Ni Teams taking out the tier 2 sa top lane. Bottom main pala, puro tier 2 na lang. Yeah. Alam nila nandiyan yung clock, pero Yowei on his Dragon Knight still here with Lucify. So mag-out na rito yung side ng TNC. Samantalang itong si Sam H. Halberd, Pipe, tapos may BKB na rin dito si Skadi. Yeah, delicious. Oh, tumama pa kayong Ice Bat, well played. Yeah, that's a dead clockwork ni Lucify. Yep. Medyo nakadepende na talaga sila dito sa Legion Commander. Kaso, yung build niya medyo pang-utility. Man. Yeah, Halberd, Pipe. Hindi yung mga Blink, hindi yung mga Desok, BKB. Para mga, ma-lockdown mo yung TA at magpatay mo. There's TNC still smoke up. Silencer is here. At nag-drop pa nga ng Observer Ward dito. Yun lang, yung Gyro Man nandito. Pero may spot na Darkness pinapkagan nila. Nag-go in ba sila? May global. No, global silence na gamit kagad. Nice stop, hold down. Lalaban pa. That's a quick question. Yung duel, pinakawalan. Oh, it's a dead KB mga sir. Successful duel. Pero yun nga, nag-buyback agad dito. DK is out. Buyback agad dito. March. Team sa lockdown. Si March na Jack Hero. Soul na Siren pero patay. Back. Hindi yung tagagana. And sir, nice to dance sa side ng Loki. Ay! Nakatakas ka. Sayang yung malaking isda. Nakawala. Yep. And ang importante doon, global silence hindi nagamit. Akala ko nagamit siya sa maagi. Pero, di ba naman? So well played naman. Hindi yung parang trigger na parang, okay, sige, clash hour kagad. Alam niya kung kailan gagamitin. So far nga lang, hindi ganun ka okay. Kasi parang ginagamit mo na kasi mga global silence pang save sa mga core mem. Medyo ayaw mo kasing ganun eh. Gusto mo kasing gamitin yung global silence pang disrupt sa clash ng kalaban. Pero at least this time around, yung side ng Loki, they were able to get you trade. Yeah, sobrang okay. Kahit sabihin mong ayaw mo sana i-trade yung DK. It is what it is. Yung ma-push out mo yung TNC, hindi sila makapag-snowball in terms of makapag-high ground or makapag-take na objective. So pang-delay din ng laro. Just okay lang, pero again, Naga Siren sa kabila, double-edged sword. Live to fight another clash. Parang gano'n. So 26 minutes, tabla, sarado, onset tayo dito. 22 kills overall, combining itong dalawang team. Heart na, no? Tumaba na rin na medyo. Kasi yung bilis mag-farm nung Nakadaedalus na rin na ata itong si Armel eh. Butterfly, so after completing siguro na itong it's time for them to rally up and push lane. Yeah. Pero hindi ko alam kung ano timing pa nila dito na side ng Loki. Loki, I think BKBs, maybe? Medyo mas maliit na tankiness, maybe satanic din para sa Gyro. Para na mabuhay, alam mo yun? Oh no, mag-MKB pala rito yung MKB, okay. Kasi okay, TA ni Armel. Yung lang, nice patampanga. May papunta kasi sa courier kasi magpapakita lang kasi sa recipe niya is yung yung Demon Edge. Ayan, yun. I think BKB para sa DK. Yun yung isang timing na. Kasi may BKB na din si Gyro eh. Kaso, yung pagka Radiance kasi dito ni Yowei eh. Medyo na-delay ng onto yung BKB timing niya. Then yung next item din nung Gyro Captor is planning to go for the Academic Center. Yep. Gets ko rin naman yung MKB. Akala ko Daedalus para lang yung burst damage or what. Pero MKB okay lang din dahil nga eventually pwede mag-battle. May nahuli. May nakantahan dito si Gabi on his Naga Siren. Ganda ng Ice Bat!
Nangungumakrupan, oh my G! Pero hindi na nakapag-BKB ka yung Gynok after dito. Nagdi-disengage na inside the TNC. At eto na yung Loki! At nahuli! Patay na naman yung Jackiro dito in March. Pero sa matala si Armel is low on HP. At hindi pa sila tapos dito. Nahuli nila na. At pag-BKB. And here we go! Nalaman pa sila rito. Makasal yung damage man dito ng Lanaya! Yung Lanaya patay! Yung Legion Commander nakapag-dagger out pa kakit dito si Armel. At pero yun nga lang, naiwan patay pa din si KP. And TNC will still get the two loss sa kanilang heroes. Oh, maganda rin kumakuha nila to. Oh, eh. Nahuli rito si Teams and Teams. Ako nakapag-Greaves pa. At nakapag-ensnare pa nga rito yung Dragon Knight. Uy, kung masyadong matagal, baka mapunish pa kayo. Sakit mo yun, oh. Nakita mo yung Riptide? Yep, yung ilang minus. Ilang best nag-proc yung Riptide dito nung Naga. Bumabalik on. And one hit delete. EP out. Wala na sila pang cancel. Alright. Nagtabla pa nga. Yep. Even trade pa. Ah, kahala siguro nila kaya nila mag-go yung Enigma. Kaya yung TA. Yung TA talaga yung nahabol ni Yowie kanina pa eh. Kaso medyo dalawang front kasi nag-go yung Loki dun sa may high ground sa may right side. Tapos sa left side naman yung nahabol nila yung TA. So sayang lang. Ganda rin ng ginagawa ni Fly Solo. Nakapwesta lang talaga siya sa gilid. Ganda na naman yung trap deployment. And they want this Dragon Knight. Lang. Nahuli. TA traps. Yung mini vision na ganun, makita mo lang, ah okay, nag-perform lang pala itong si DK sa neutral camp. Kaya, uy, dumaan pala dyan. Sige, dito, tarot gank natin. Uy, song nahuli pa. Walang BKB to. Wala nga BKB. Yun nga, nakagamit ka. Okay. They need to back out. Pero meron din kasi namin. Uy, hookshot from behind. Nahuli sa likod. Pero mag-isa ka lang, walang follow-up, boy. Pero first off, nahuli pa rin siya doon ng Ice Bat plus the Macro Fire. Sabi, isa-isa na lang din namamatay dito from the side ng Loki Esports. And pwede yata mag-high ground. Dito yung TNC. Why not? Force out mo yung mga buyback kung meron sila buyback. Tsaka walang Elder Dragon form, boy. Ay, hindi. Meron pala. Yeah, pwedeng Tier 3 tower siguro makakuha dito ng ano. Pwede magta-try talaga mag-def dito yung ano. Nilalaban ba nila to? Susilidin na lang ata nila yung bounty ng timing. Back na lang daw ka mo. Hintayin na lang yung next rush kasi malapit na eh. 17 seconds na lang kapit yung rush. So good call. Good call. Out na nga rin din kaagad dito sa DNC. Yep. Akala ko wala yung BKB ng Gyro kasi nagamit sa may baba eh. Yung sa clash eh. Halos sunod-sunod lang din. I think ko kaka-cooldown lang na halos. Gamit naman yung damage yung TA. Yeah. Kaya nga akala ko susulitin niya talaga yung pag-run eh, kaya Daedalus eh. Pero sa bagay, gets ko rin. Evasion na konti. Di na nga nag-butterfly itong ano eh. Itong gaya. Yeah. So Roshan is up. Alam ng TNC yan dahil merong trap dito yung TA. Yep. Actually, pwede nga yun. Mag-go nila yung ano. Mabilis lang yun. Binilikan niya yung Dragon Lance ah. Oo, oh, nag-Dragon Lance na siya. Sa bagay, para makalabas sa Cogs, okay din. Sulit din yung item na yun. Kasi kung gusto niyang buuin yung Hurricane Pike, most likely, unahin niya yung Dragon Lance. Pero yung value din kasi ng 4 staff eh, versus para sa Clockwork, okay din. Yung kaya maganda. Okay, bato na muna lang. Yeah. Tuloy-tuloy lang yung farm. Alis mo na pa vision. Tsaka yung pinakamataba sa mapa eh, yung 19k. Marble staff. And again, I think timing dito ng TNC, just go for Roche. After Roche, high ground ka, tapos yung Manila. Yun yung pinaka game plan kung mag-asa ngayon. Maganda talaga sana yung ano, yung regions dun sa DK against dun sa Lanaya. Pero hindi natin nakikita kasi yung ano, parang positive effect. No? Yeah, yung effect. Yeah, true. Kasi right now, TA is up ahead by 5,000, more than 5K. In terms of network over yung, I mean yung ano, over sa DK. Kaya hindi natin makita yung value ng item. Exactly. Paano pa kaya kung hindi pa ng Midas itong si Yowie? Diba? Hindi siya makapag-scale ng ganito. Siguro sabihin natin na less yung net worth niya. Baka hanggang ngayon, baka nagpa-farm pa siya para sa BKB niya. Pwedeng ganun. Throwback. Okay, tamo. Okay. Minus illusions ka agad. Yung maganda, overwhelming odds. Pero ito, farming lang para sa kanyang Hurricane Pike. Ay, probably buyback. Supportado din yung buyback actually. Smoke up. Kita nila yung Gyro. So, alam nila yung nandito yung Gyro. Uy, medyo split up na naman sila.
Medyo alam nila kung medyo saan yung general area kung asan itong nagre to. Pero ito makikita na. Ayun na. Nice matanda okay, na. This is gonna be a good kill kung sakasakali. Illusions, global silence, kinap plus the duel. This is gonna be enough. Wala, patay ka agad dito. Napakagad ang pick cam from the side of Loki Esports. Darkness, pinap. Same goes for his BKB. Okay na yun, okay na yun. Masaya ka na ito pag gano'n. Kasi ibig sabihin nun, washout ka lang ulit na makaling. Kasi ito si March, nung ulit sa baba. And of course, after nun, dapat Roshan eh. Kaso, si March, well played. VIP play, VIP, MVP play, sorry, mag-push out ng bot para naman ma-pressure. Itong Loki tuloy, sabi nila, okay, push back tayo, hindi tayo makapag-rush muna. Kahit nang BKB sila, kahit patay itong Naga Siren, kailangan mag-push out na muna ng mga lanes and reset tayo. Pero yung Clockwork, tumambay sa loob. And, napunish. Nayari pa ngayon ulang. Sakit ng TA. Yeah. Nasa isip tuloy ng Loki, baka nagro-Roshan na tuloy isong itong TNC na to. But I think, no? Makita na yung TA sa mid. Ah, okay, hindi pala saan nagro-Roshan. Pero nakakapuisit yung mga ganito, yung mga TA trap. Masisilip mo kasi kung saan yung mga positioning dito ng Loki eh. Yeah, open nga silang gumalaw sa mapa. Yeah. Kasi they have the vision. Hindi nga ako magko-complain kung bumili bigla ng gem dapat tong Loki eh. Nasa isip nila, di ba? Spike na naman sila. Kasi na-nerf din yung ano eh, yung sentry. Di ba? Sentry wards. Mas matagal na yung refresh time. So, mas mahirapan ka mag-spam out talaga ng mga sentry, which is ako, personally, kapag as a support player, nabuisit ako doon. Mahilig kasi ako sobra. Para sa akin kasi, sobrang importante yung vision. So, yung wards, yung counter wards. Gusto kong naglalaro na parang may sarili kaming minigame nung kalaban ng support na parang okay, deward ako dito, mag-ward ako dito, kaya mo ba ako ma-deward? Pero ngayon, sobrang limited. Eh, paano ko pa kaya kapag may EMB pa sa kabila? Diba? Eh, bawat clash, maglalagay ka ng sentry, wala ka na pang deward. Kaya medyo napupush na ng Icefrag na mag-early gem kayo. Magsama-sama kayo ng 5-man, sulitin nyo yung gem na parang ganung playstyle din. Pero so far, wala pa tayong nakikita ng early gem. Wala pa. Yeah. Pero I think ilahan nila. Yeah. Feeling ko kasi... 34 minutes na rin naman eh. Going na tayo pa late game na eh. Sobrang value din kasi yung mga ganyan eh. Isang clash, ibig sabihin nun, Rektarosh. Isang clash, high ground, di ba? Mga ganun eh. Approaching late game kasi ganun yung mga punishments na pwede magawa eh. Gusto ko yung tooltip dito ng ano. Dota is best enjoyed with friends. Wow. Amazing. Amazing. Mga ganyan eh. Use the chat wheel to quickly send pre-selected messages to your teammates. Yun yung spam mo. Na pag nagkamali, good job. Good job. Well played. Affirmative. Game is hard. I mean it, they regret my decision. Mga ganon. That just happened. Ang iya. Kung magawa nilang voice yun eh, di ba? Lupit kayo ng idea na yun, gawin na lang parang nabo-voice out ng character, yung hero, di ba? Hindi, nakakatamad dyan eh. Eh, sa bagay. Parang babalik din, sa bagay, babalik din yung parang mga voice actors, di ba? Gets ko rin. I saw that ending from miles away. They'll never find your grave. Tagal na sweldo? Tala akong pera, ano ba yan? Long. Try, ano ba? Oy! Na-mention pa nga. At... T-R-Y. Ay, nako. Ay, pero salamat sa mga stars. Ano mga nagsasend ng stars dyan? Ayan, thank you. Delay kasi yung stream niyan 2 minutes. Kaya yeah. After 2 minutes, bago nyo mali. Nag-shoutout kami after 2 minutes yung pamali. Uy, ma-plug pa nga. Civil War Season 3 Draft. Actually, technically bukas na yun. Gusto ba yun? Ay, joke lang. 2 days. Ano ko ba Sunday? Hindi ba Sunday? Ah, okay. Gets. Okay. Yung prep. Okay, gets. Alright. Gets. Excited na ako. Civil War. Huwag na yung mga pro... yung mga prosy na yan. Ano ba yan? Gusto namin makita yung mga tumatalong. Yun yung mga ano, yun yung entertainment, di ba? Pambira. So, yun, ibalik tayo din sa ating game. 34 minutes, 16 to 14. Well, laki kasi ng network dito ng ano eh. Pero, di ba? Grabe naman. Eh, syempre magkakaalaman sa draft. Kasi iba din yung paraan. Okay. Kita kayo. Dapat, whoosh. Problema kasi may Jack Hero nang bubuisit sa bot eh. Jack Hero
push sa bot, tignan mo, push din palagi yung lane. Eh kahit naman gank nyo yung Jahiro, pag pinatay nyo yun, natin easy rush lang din. Exactly. Yung trade-off lang din. Kaya sobrang value yung mga Kunkka picks, diba? X-Mark TP back, def mo ng onte, o kaya yung mga Ember Spirit na sobrang mobile. O kaya yung kanina, ginagamit ng TNC, ayaw Jahiro relocate, diba? Yung pag-push out ng mga lanes, diba? Fundamental lang din ng Dota. Fundamental, basics. Shove mo yung lane. Oh, Lucify. Meron din ba? May shock bubble. Naka-face din niya. Ah, naka-tranquil. Eto. Tamang vision. Ano mo yung si Lucify. Pero matagal pa itong game, guys. Game lang. Mga nagpakita silence up, pero... Uy, ice bat ko po din! Alam na kasi na lang nagro-roshan na kalaban. And yun na nga, libre na ibigay. Roshan! Kaklash na ba? Nene, mamaya pa ba? Hindi muna. Well, pwede dahil yung pag-backsout ng TNC dito for yung area ng Roshan. Diba? Yung hinahabol nila yung clockwork habang pala nun eh. Nag-Roshan pa yung TA, diba? Well, pwede. TA tsaka ano lang. Actually, TA nga. Enough na. Yeah, kaya nyo mag-solo ng Rosh. So, sobrang taas ng damage output niya. Minus armor, gawa ng meld. Plus Tung Deso. Pa. Deso. Huh? Hindi siya gaano ka nakakapag-take ng damage kasi nga, refract. Easy refraction. Alright, so this Justin, Adroit nanalo versus Neon Esports. Sayang. And Amplify yung mga kalaban ng Adroit bukas. Exciting, exciting. Redemption, no? Oo nga, no? Iba Amplify tsaka Adroit naglaban sa close qualifier? Mga former players din ng Amplify, nasa Adroit. Nasa Adroit. Halo-halo na to. Pero excited ako para sa Adroit. Totoo lang. Pero okay. Well, syempre, sa Amplify din. Pero Adroit kasi parang promising din yung run nila. Although Amplify defied all odds. Diba nakapasok sa playoffs kung di ako nagkakamali? Pero kasi ano eh, may edge yung ano eh, Adroit eh. I mean, yeah. For me, I mean personally. May... Parang mas convincing kasi yung parang yeah. Overall results nila. Playstyle nila. But we'll see. Ako ah, mga yun eh, one of the teams na looking forward ako talaga Adroit. Yeah. Sa SM. Pero nga, Balit yung mula niya. Sa bot naman! Diba tamang mula? Kasi sayang yung oras nyo. Diba? Hello. Guguling kita rito, tatakas lang ako, magti-TP out, di ba? Year 3 isa, open na naman yung kanilang shrine. Eh, naka, sandali lang oh. Pero may damage output dito ng TA. Muntik mo na nga nasabi, damage output. Output. Parang arouch. Oh. Arouch! Arouch! Are you arouched? Hindi ako. Laging around. Sasaktan. Sasaktan ka ba pala? Lagi ako nasasaktan, boy. Grabe naman yun. Gyro to, boy, ha? Yeah. Ay, may nagsong, ha? Hindi. Wala. Ah, okay. Wala, my mind is playing tricks on me. Akala ko. Parang narinig ako nga. Oh! Si Cubs na pala kumakanta sa gilid. Joke lang. Meron yung ano eh. Sino nga? Si Sing Sing. Naglaro siya dati ng Naga Siren. Sumisigaw kumakanta habang nakasong. Oh! Gumagana. Nagamit na naman yung best deal. Oh! Aray! Wow! Ayun talaga, Arouch! 725 mil! Patay yung clockwork ni KB. Napilitan ako. Tignan mo ginagawa rito ni KB! Zoning out to heroes! Hindi siya makapag-global silence! Hindi nga siya makapag-global pero duel oh, inis! Oh! Nice duel! Inis! The soul! Oh my god, iwap! Ice pack will take it everything! Here comes the setup and the black hole! Mga sir! Patay na kagad dito yung Legion Commander. Nag-buyback na yung silencers. Same goes for the Dragonite. Wala na rin instantly. Will buyback. Ito na rin yung Gyro. Scotty. Pero napaganda. Four stop. Ice Pot will miss. Ay, patay. Yun nga lang. Patay pa rin dito yung dalawang. I mean. Uy. Buyback pa yung DK. Pwede silang rumespeto. Pero I think TNC. Kaya na naman push yung advantage na to. Walang Dragon Form. Why not? I mean, nakita mo yung coordination nila doon. Oh my G! Oh. It's a dead Gyro, mga sir. Ay, buyback, pero...
Oh, buhay na naman si KB, boy! Hindi na naman matay yung Balanar! Makataas pa nga, pero magbabayback ito si Skadi. Skadilicious! Daytime, daytime. So, back down muna ng onte, reset. Kahit meron kayong Aegis, kahit meron kayong Cheese. Oh, nice dodge. Absolutely. Ayun na, bumalik na ng gem yung silencer para lang talaga ma-deward yung buong base. Pero, is it too late? Yung microvision ba, nasulit talaga ba dito ng TNC? And I think, well, affected, I think, yung game kahit papaano. Pero, na natin. Napabuyback din ha. So, DK tsaka Gyro, walang buyback. Yeah, walang buyback. Same din dito sa silencer. Nag-buyback lang siya para lang talaga makapag-ano eh. Makapag-globa silence eh. Para makanser black hole eh. Pero ganun lang ginawa ni KAP, you know? Sinunout yung silence. Yung backline lang talaga eh. Nakita mo yung crippling fear niya doon sa dalawa. Kaya hindi makapag-cast ng silence yung ano yun, yung silencer. Especially, yeah. Tapos yung na-duel siya, si Gabi naman, nag-Song of the Siren. Nahuli din yung Legion Commander. Kaya hindi niya natapos yung trabaho niya eh. Then after that, di ba, yung ice bath into the black hole, 3-man, 4-man, black hole, actually 3-man. Tingnan mo rin yung items dito nung, ano, nung Night Stalker. Blink Dagger, BKB, Gem, Medallion. Sobrang simple, pero ang laki ng effect na ginagawa niya. Yung impact. Yeah, yung impact lang talaga na magulo mo talaga yung backline dito. Diba? Sobrang value na kasi yung ganun eh. Tsaka nighttime, matagal yung duration ng Crippling Fear. Run talaga. Talagang takbo. Dash! Oh, loko na ba? May lumabas kasi na parang... Exactly. Pero may ano eh, yung level 25 talent kasi dito nung TA, na meron kasing bash yung meld. Importante kasi doon, ano ba yung bash? Sige, okay, whatever, bash na naman yun. Hindi, tagos kasi yun sa BKB. Tagos kasi sa Magic Community yun. So kahit naka-BKB ka, maka-bash ka rin. 1.5 seconds nga yata din. Talagang cancel yung TV. Yeah, kaya sobrang value din yung ganun. Ginagawa ng illusions dito. Matamang panggugulo lang. Tsaka nakakatakot, maski may armor, makunat tong DK, yung mataas yung armor ng DK, bali wala lang doon sa TA. Hindi, parang overall yung damage output, makakapag-tanky ka ba sa team mo, mabibigyan mo ng onting space ng gyrocopter para makapag wala ng damage. Eh yung DK technically medyo carry type din kasi ng mid yan eh. Yes, tanky siya, pero not to be confused. Ano din yung damage output na kaya ma-ano niya. Tsaka hindi ko ramdam yung ano, yung sayang eh, yung Radiance build yung sa... Radiance timing, di ba? Hindi na kasi nasulit na habang wala pang BKB mga iba, di ba? Na parang gumo. Try siguro sa gumo, kasi yun nga. Late talaga yung pagkakabuno kanyang ano. Medyo Radiance. Hindi lang nag-align dito. Yeah, and yung timing. Yung timing dito for Loki. And I think, yung mga ganyan, kaya namang pag-practicean sa totoo lang. So, totoo. Hindi naman ibig sabihin nun eh, parang okay, wala lang chance ng Loki na. Kaya pa naman nung pagtrabuhan mo. So, 22-15, isang lanes of Rax na nakuha ng TNC. Top lane naman, exposed na rin yung alilang Rax. And look at those illusions going in. Giving damage to the Rax. Loki. Pero ano, ayaw pa na isang magandang team fight for Loki. Isang ma-isolate na hero. Huwag lang mabigyan ng open space dito. Ang tahimik ng buhay ng naga sa akin. Ng naga. Diba? Yung si Gabi, parang siya yung, ano, siya yung mastermind na nag-control ng mga lane. Eh. Okay, sige. Illusions, push out dito. Oh. Okay, sige. Push out ako dito. Ayun pa, ulit-ulit yun ang ginagawa. Oh. Yeah. May hex na rin siya rito. May Sight of Vice. Okay, itong illusion patataas. Low use ng illusion. Okay. Inis yung ano, how to deal on with the illusions. How to deal with your dragon. Wala, na-deal na yung dragon yung ano, yung kay Yowie. Hindi na siya natuloy nakapagwala. Pero same items, Hex, nakita din natin ng game 1 for Naga Siren. Yung instant lang talaga na lockdown. Masundan lang ng damage with the Riptide. Sakit. Sobrang sakit. Sakit na rin yung Maelstrom. Pero pa Maelstrom na rin dito siya, si Yowie. Kunot po eh, oh. Kanina, pinagsasabi natin, okay, may illusion clear naman itong mga to. Kaso, umabot na late yung sobra. Kita mo na, ano nga, may evasion nga rito pati yung illusion. Dito matama yung mga right clicks nila. Kailangan na MKB.
Tsaka nag-butterfly pa siya, no? No? May mga MKBs na yung ano? Yeah. Yung TA. Ay, ito. Bisco, grabe pa yung next version. Duman na talaga. Ay, ano? Duman talaga iisipin kung satanic nga na ng baba ako or Scotty, would it be better? Parang iisipin mo din. Tignan mo, men, tignan mo naman yan. Bira naman, oh. Laking minus armor. Bago pa sila dumating. Oh, tamang zone out lang. Napag-BKB pa ka. Nabigyan ng space. Ice pad na gamit na rin. Pero patay pa rin si Kibri. Providing okay space lang on his teammates. Four stop. Ginamit na lang kagagad dito sa Jakiro. March. Reset. Naku, yung ano. Pwede yung set. Yung setup, boy. Ice pad tumama. Okay. Pero wala. Mag-inisip. Macro pad na gamit na rin. Tumama sa tatlo. Pero yun nga lang dito. Armel going ham on the hero sa top ng hill. Wala nang silencer. Hindi man lang nagawala. Pero yun nga. Yowen going in. Pero nakapagbigay ng Guardian Crimson. Buhay pa nga rito yung Jack Hero. Mamamaday. Sabi sa amin ni Mayor. Ginamit lang din doon yung Elder Dragon form. Ginamit na yung BKB. Refresher. Binili pa dito ng Naga Siren. Sobrang confident. Kaya na ata mismo yung parang sleep. Right, tigil mo yun. So nag-buyback na rin dito si Sam H on his Legion Commander. Lucify trying to deal with the illusions dito. Walang buyback yung silence or walang global. Walang buyback yung silence, sir, boy. Yun, nag-blink in, pero wala. Ah, Aghanim Sata, meron siya. Yeah. Pinulit niya Aghanim's Blessing from Roshan. Nahuli. Perfect for a 2-man. Right click, hindi na kailangan mag-block. Ayaw. Nahuli sa backline. Hindi na kailangan mag-block. Okay lang yan. Natanggapin nila yan. Pero problema rin, kailangan mabuhay ni Samish. Pero Samish dropping low and he's dead. Buyback din yan yung Cairo. Nag-BKB to control yung Dragon Knight. Yowie is also dead. Walang buyback din. And walang buyback dito yung DKO, yung Dragon Knight. Exposed na rin yung kanilang ano, Tier 4s. Long kain cheese. Reset lang ng onti. Ang gandang point, no? At yung ensnare on effect. Bali wala. Napakasakit. Gabi on a killing spree. And GG. Tinawag ng Loki Esports and TNC will advance to the next round dito sa WSGPH qualifiers ni. So again, ito yung before nangyari yung best of 3 na to. I think masasabi na natin fair play para sa Loki Esports. Pinahirapan naman yung TNC, especially yung game 1. And sino ba yung next na kalaban ng TNC pala bukas? Alright, okay. We'll see kung mabigyan din naman nila. Pero syempre, tuloy-tuloy din. Hindi naman matatapos yung coverage ng WSG kasi may mga teams pa. So, susundan lang din natin. Pero again, Nanaga Siren nga ba? Na TA ba? Na lahat na? Di, overall, parang na-outmaneuver lang din talaga yung Loki. Tsaka ano eh. Okay yung idea. Ang ganda sana nung ano, nung idea ng build dito ng Dragon Knight. Oh, going for Radiance, diba? Okay din. Kaso again, yung timing eh. Hindi nag-match yung timing doon sa items eh. Tsaka, maagang ano yun, nag-advance yung TNC in terms of levels and items as well. Tsaka lamang sila nung ano, mga teamfight na muna pala. Tsaka napilitan din kasi mag-ano to, no? Mag-pipe yung Legion Commander. Walang dagger yan. Yeah. He doesn't have the dagger earlier. Yun din kasi yung sanang, kapag maglalaro kasi kayo na parang sobrang aggressive, hindi ka na magpa-pipe eh. Magbe-blink dagger ka, magbe-BKB ka agad, para lang ma-lockdown mo. Kasi yung pinaka gusto mo i-lockdown dito yung Templar Assassin. Eh. TA talaga. Yeah. Yung control sa TA. Okay. Isang beses na siya namatay this game. Ilang beses na duel dito yung ano, si KP. Kasi si KP na makikita ko parang inaaling yung sarili niya. Like yeah, one instance kanina, di ba? Nag-roshan yung teammates niya siya. Sige, ako na lang. Yeah. Ako na lang. High IQ play yung mga ganun. Siguro iisipin ng mga ibang player parang, okay, nag-feel na naman tong tao na to. Ano pinagagawa na ito? Yeah. Kick nyo na nga yan. Diba? Hindi. Next level play yung iniisip ng mga yan. Kasi syempre, ikaw yung tatangke ng duel, ibig sabihin, hindi na duel yung TA. So, sobrang pabor sa team mo yun. Kahit mamatay ka, dun sa last nga na fight eh, okay lang na mamatay siya, masecure yung rush, mag-buyback lang naman siya, pagbalik, wala, reset na. And most likely, high ground, nakuha naman na yung mega creeps and natapos na yung laro dun. TNC will take the victory 2-1. Tsaka, maski sabihin natin tali Loki, Loki is still a scary team pa rin. Yeah. They can deal with, you know, I mean, well, sumabay. Yeah. Sumabay kahit papaano. Sabihin natin, sige, nung second game, medyo dominating yung TNC. Third game, muntik na eh. May timing na hindi lang natamaan. Pero kung natamaan Eugene, yung timing, di ba? Okay, sana din. Eugene, may nag-PPM sa'yo. Same game. Nag-PM. Pero anyway, guys. 12 noon bukas. 12 noon yung ano. Pabalik tayo.
May yung coverage. Yeah. For WESG. Anong game? Anong game? Execration, SGDO, Bren, tsaka Signal. Alright. Alright. Interesting, interesting. Ah, nilaro na yung ano? Hindi. Anong nangyari? Or nagpa-default? Ani? But anyways, clear up natin. Sige. Sige. Yeah. So, yun na nga guys. Kita-kits tayo bukas 12 noon. WSGPH qualifier. Ako si Calbs. Ako naman si Nate. Kita-kits bukas. Babush. Bye-bye.